Do you want a baby? Do you want a new baby? Daddy skeleton. Do you want a baby? Daddy skeleton. What are you talking about? Oh my gosh. Hi guys. Sana come here. Today may meeting sa school ni Kuya Holly. Kaya it's 11:30 now. So we need to prepare. Hi. Okay. So maghanda ako ng damit na bebe. Hey, baby love. What? This? No. Hey? This is your pants? No. Your jeans? No. And then your inner? Inner, white. Inner. White. Oh, you want jacket. White? The white jacket. Oh, just like mommy. Well, you didn't have a white jacket for now. Okay, let's use this then. Oh, ah, okay, white. No, no, no. Oh, white and this. Huh? No, white. Thank you. Okay. Oh, no, wait. We need to clean our face first. Ito yung gagamitin ko na bag papuntang meeting. So first of all, diaper case ni Destiny. Nandito yung diaper niya. Wipes and towel niya. Baka ma nadumihan ang kanyang face. Don't come near to the camera, ha? Kasi yung siyang ano, guys. Takip dahil maligo na kami. So, first, yun. Nalagay ko na siya. And then, next is my wallet. Kahit walang laman. Okay. So, ito, little mini pouch for alcohol, lip balm, stay there, and my shades. Ayan. And then, ito naman, sit down, love. Ito naman yung, ano ko, andito na yung susi. And then, cash card, credit card. Dito ko na siya nilalagay. Yun yan. And then, usually, ito lang yung bit-bit ko. Pero, pag ganitong meeting, well, why not? Magdala na lang din ng wallet. Kasi baka may kailangan doon. Kasi nandun yung mga ID ko. Hindi ko kasi dinadala lagi yung ID ko dito. Nasa wallet ko lang siya. Hindi naman siya kailangan na wherever I go, gitmitin ko siya dito. Kasi, usually, pang ano ko lang to, yung nag-grocery, ganyan, yung malapitan lang. So, like today, mga ganitong event or ganitong lakad, errand, well, I should bring my wallet. So, dito ko din siya ilalagay. And then, pen and notes para pag may sinabi yung teacher, at least may masusulatan tayo. Don't forget this kasi lalo na iba yung lingwahe nila, at least na memo mo yung mga bagay na hindi mo masyado naintindihan, or of course mga bagay na intindihan mo din, para alam mo sa sarili mo yung nag-gets mo yun. Dito, kailangan to lagi. And hi, mommy! Water! Hi, love. And snacks ni Destiny. Mas mabuti na may plastic. And then, okay, so that's it, guys. Ito yung laman ng aking bag for today. For PTA dito sa Japan. Okay, so maliligo muna kami ni baby. Hi, mommy. Ano pa? 1:30 pa, pero
mas magbuti na yung maaga mag-prepare kasi hindi mo alam kung ano ang magiging problema ni Destiny. Magiging sitwasyon namin ni Destiny sa shower, mamaya mag-ano pa yan, magbawala or whatsoever. So, I make sure na may isa't kalahating oras ako na mag-prepare. So, it's not even yet 12, pero it's better early para hindi ma-late. Kasi bawal ma-late dito sa Japan. Okay? So, I'll talk to you later, guys. Bye! It's not about having a good time. No, it's not about like that, but I had a great time. It's so nice to talk with other mommies. I mean, like, to be with another mommy. Other mommies. Be careful, watch your step. Mommy, go down first. It was okay, but I must admit that even though I understand Japanese, it's still always challenging for me to, you know, to catch up on everything. Especially now that half of the meeting was sa Zoom. That is why it's hard to like, there's a lot of us in the room, and there was only one TV, and I could, like, I was struggling to get to hear the words, and Destiny was slightly, you know, making a scene, but overall it was okay. For my concern, kasi the teacher asked, kasi every one topic, the advisor, the teachers would ask kung may question or may concern ba kami. But hindi kasi mahilig magtanong ang mga Japanese sa ganong forum. Pag tinanong na may gusto ba kayo itanong or may concern ba kayo, hindi masyadong dito na magtataas ng kamay, ganyan. So, dahil nga medyo dalawa o tatlo din yung concern ko, hindi na ako nagtanong. Pero after that, lumapit ako sa advisor at nagpa-schedule ako ng one-on-one meeting para ma-address ko yung concern ko. Kasi, naiintindihan ko din kasi yung fact na, syempre, ayoko naman na humaba pa yung meeting than the intended time, kasi we are all mothers and I know na mamamalengke pa, marami pang gagawin sa bahay, and I understand that. Kaya kahit may tanong ako, every time, kahit may tanong ako, I just ask for a personal one-on-one interview para matapos na agad yung meeting. Or matapos kung ano dapat oras siya matapos. Alam niyo yung ganun. Kaya, alam niyo, being a mother here na in a foreign country, I would be honest na syempre struggling. Struggle is real dahil, first of all, hindi naman siya English. Para at least, di ba, paano maintindihan mo, ganyan. Syempre, Japanese yan, foreign language. It would be always foreign language to me kahit makaintindi man, kahit nakakabasa or naiintindihan ko yung ganun. Syempre, pag nasa puro Japanese ka na kasi, guys, hindi kasi sila magpo-pause for you. And syempre, ayoko naman ng ganun na magpo-pause para lang i-explain sa akin. Alam mo yun, yung ganun. Parang special attention naman na ganun. And I don't wanna do that. Kaya naman, lagi
lagi ako yun nga, sabi ko kanina, nagpapa-schedule ako ng one-on-one interview. So, if you're a new mother here, like me, I mean, you know, Holly's just grade 5, and syempre, every year, every time, marami pa akong, hindi pa din ako sanay sa eskwelahan dito. Marami naman, marami kasi silang pagkakaiba sa eskwelahan natin dyan sa Pilipinas. So, pag ganun, kung medyo nahiya kayo or hindi nyo alam kung paano sabihin, pwede naman na mag-request kayo ng one-on-one interview sa advisor mismo. Yan, sabihin nyo sa teacher nyo na, sa teacher ng mga anak nyo, sa advisor ng mga anak nyo na, ano, may concern ka, marami kang tanong, may tanong ka, kung maaari ba na humingi ng schedule para sa one-on-one interview, and then tatanungin ka nila kung kailan ang gusto mo. Sa ganun kasi, lalo na ngayon na sa bahay lang naman ako, syempre sabi ko, anytime pwede, ano, sensei ni Awasimas, ibig sabihin ay, to make it simple, parang, ako mag-a-adjust sa'yo. Ako mag-a-adjust ko ang schedule ko para sa'yo. Yung parang ganun. So, siya na kumbaga ang bahala. Mag-decide ng date. Tapos, sasabihin na lang nila sa amin. Sasabihin na lang sa akin. Oo. So, during the meeting, kung may mga bagay na hindi kayo maintindihan, i-note nyo agad. Pwede naman na Tagalog or English na kayo lang yung nakakaintindi. Tapos, or bilugan nyo yung note. Dapat kaya laging may pencil or ballpen kayo para alam nyo kung ano yung mga bagay na concern nyo. So, for me, as a mother na, you know, I'm still learning, and of course, marami pa akong dapat matutunan, diba, from now on. So, isa din yun sa tip ko na kung may mga bagay na hindi kayo maintindihan, huwag niyong hayaan na hindi niyo na lang maintindihan, kasi ano yan eh, kumbaga, yan yung lifestyle ng anak niyo sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Wait, mama, is talking. Just give me a minute, okay? Let's count, okay? 1, 2, so, 4, okay. Okay, guys, Destiny will, okay, ha? Huh? Bye, guys, okay? Mami will bye-bye, okay? Okay. So, ganun lang. Alam ko mahirap, pero kaya yan. Hindi naman kailangan na sobrang galing yung sa Japanese, ganun. Pero, syempre, we need to be involved kasi buhay ng mga anak natin yan. Education nila yan, eh, nakasalalay. Kasi may marami silang activities, marami silang gagawin na pag wala kang alam, awa naman yung anak mo. Yung anak mo naman ang mapapahiya. Okay. Kunyari, may kailangan bilhin. So, may kailangan gawin. Tapos, hindi nyo pala naiintindihan. So, guys, I'm so sorry, but nag-cry na baby. Okay, so, I need to say bye-bye now. Okay, say bye-bye. Bye! Okay, guys, thank you, and I'll see you next time. Bye! Bye. Don't cry. Okay. Nantok na kasi to. Bye-bye, guys! Take a moment right here, feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a